And we're back, Maker, for another YouTube video. For this video, Maker, magbabike check tayo sa isa sa napakagandang gravel bike. And this is the first time na makakapag-bike check tayo ng isang bike na naka-group set design only for gravel bike. So kung ano yon, mga curbs, subaybayan ninyo sa aking video. So bago ko simulan ang video ng ating gravel bike na KES4 GSX GRX series, gusto ko lang magpakilala sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. And by the way, now humaling na rin tayo sa bike ride vlogs. Ayan. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibagong bike check, bike related video. So ano pa hinihintay natin, mga carbs? Simulan natin bike check nitong KES4 GSX. Mga carbs, ayan, simulan natin ang bike check ng KES4 GSX gravel bike. Syempre sa kanyang timbang. So tumitimbang ito ng 10.3 kilograms. So yung timbang niya, mga carbs, para siyang hindi gravel bike sa sobrang gaang. So pwede siyang ilaban sa road bike. Pero syempre, ito ay nakadesign for gravel, no, di ba? And ang ating size ng ating frame, 47 ang ating C-tube, and then 59 ang ating top tube. So may kaliitan, tamang-tama ito siguro sa mga 5 feet hanggang 5'5". Pero ang pinaka-the best nito, mga curb, mag-test fit muna kayo bago nyo bilhin. So pwede nyo naman yan sakyan para matesting. And syempre, napeki ako rito. Akala ko smooth welding. O yan, tingnan nyo, mga curb. Pero kung lalapitan mo, doon mo malalaman na hindi siya smooth welding. Pagdating dito, ayan. O, di ba? Pero ang ganda ng pagkakahinang niya. Syempre, ang ating down tube, pa-rectangular ang ating shape. Ang gando, mga curb. And ang KES4, decals niya is water decals. So, parang tatlo lang yata yung nakikita ko or apat yung decals niya. Ito isang KES4. Dito, GSX. Dito naman, GSX. And then sa fork niya, meron dito mga parang tribal na decals. So, yun lang. Bukod pa rito. Ayan. And syempre, meron sa head tube na KR. So, logo niya ng KES4. Andito na rin tayo sa head tube. Ang head tube niya is 120 mm ang haba, tapered. Na-curve. Ayan, o. O, di ba? Ang ganda. Yun, o. And dito sa ating seat stay, pabilog. So, kung makikita niyo, meron ditong bridge. So, pwede ka maglagay ng tapalod, o. And tornilyuhan para sa bike ride. Ayan. Nakita niyo, meron siya dito. So, i-fix niyo yung bike ride. Kasi nga, pwedeng-pwede to sa mga nagba-bike packing. Kasi napakaraming mounting ng cage o kaya ng bag. Sa rito, isa yan. Dalawa, tatlo, apat, tapos meron pa sa kabila, lima. So, tamang-tama to sa mga gustong mag-bike packing. So, mga malalayo and nagka-camping gamit ang kanilang bike. Pagdating naman sa chainstay niya, mga kard, wala akong nakita na bridge. Wala talaga, oh. Ayan. Pero, ang ganda ng pagkakagawa. Ang lapad. Tapos, sexy. Sa may bandang ibabaw. And dito dumaan yung kable ng ating RD. Uy, ang ganda ng dropout niya, mga kurp. Panalo. Yung dropout niya, saka ito, yung pinagtotornilyoan ng true axle, palagay ko magkasama. Ayan, true axle ang ating frame. Then, pagdating sa ating fork, true axle na rin. So, terno. Pagdating naman dito, mga sa ating kable, naka-internal cable routing tayo. Isa rito. Then, dalawa rito. So, tatlo ang ating kable na pumasok sa down tube. Siyempre, kung may pinasok ka, may ilalabas ka. So, meron dito tatlo. Is 1, 2, 3, asawa ni Marie, araw, gabi. Deya, yun, joke lang. And dito sa fork natin, made from
carbon loading. Yung carbon nga, panalo ang ating fork na meron dito ang dalawang mounting na sabi ko na nga kanina. Ayan. And syempre may tornilyoan dito para lang siguro kung gusto mo maglagay ng tapalodo. Oh, syempre. At naka-true axle ulit yan. Oh, ang ganda. And dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Yung hubs niya walang tatak. Pero palagay ko sealed bearing to mga lodi. True axle ang ating hubs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 32 holes. Baka lang ating spoke na 32 pieces. Siyempre, machine 11 na rims, double wall, aluminum, alloy. And nakasulat mga ka-erp, tubeless tire. So, naka-ready na to for tubeless. O, di ba? Panalo. So, hindi ka na mamumblema pag ikaw ay nabutasan. And nano, 700 by 40C. So, yung nano niya mga ka-erp is made by WTB. Ang ganda. And ito, napansin ko mga knobs. Yung knobs niya, mga kerp, ang lupit. Yung nasa may bandang gitna niya, halos isang diretsyong knobs. So, malalaman mo siguro, pag naupod na itong pinakagitna niya, so, siguro ito yung wear indicator. Ito. Kasi, ang taas niya talaga, oh. Kapit na kapit ito, mga kerp, sa graba or sa lupa. Ayan, oh. Kita nyo, oh. Ang laki ng knobs. Yun. Andito sa likod, ganun pa rin, WTB na gulong. 700 by 40C. And aluminum alloy double wall, nice machine 11. Again, tubeless ready na ang ating rims. And 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 pieces na spokes. Rims aluminum alloy, 32 holes. Wala pa rin siyang tatak. Ayan, true axle yung mga kerp. And dito tayo ngayon sa cogs. Sunshine SZ. Again, bilangin natin na speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Speed. 11, 2. Silipin natin. 36 teeth. Yo, laban na to. 36 nasa sweet spot. Pwede kang pangarer, pwede ka ng road, pwede ka ng mountain. So, pwedeng-pwede na yon. Laban naman to kasi may nakatubay naman ang ating crown. And this is the first time I saw this RD. Wow, English nosebleed. Shimano GRX. And base sa aking pagtanong-tanong at tinuruan ako, ang GRX down ay naka-design for gravel bike. Ayan, ang ganda mga kerp. And ito isa rin, ang tigas ng ating spring. Iyon. And tingnan nyo mga kerp, mayroon siyang clutch. Oh. Sa Diori ko lang unang nakita yung clutch pero meron din pala dito sa GRX. Ayan. Tingnan natin. Naka-on na yan. So, hindi papalo yung ating tension pulley. Pag in-up mo, so, ang sikip. Ah, yun. Doon papalo. Yan. O, diba? Panalo Shimano GRX. And, pwede na natin. Ay, walang tatak. KMC yun. Nakita ko. KMC X10. So, 10 speed. And ang ating crankset, naka-2x Halotech. Gawa yan syempre ng Pro Wheel RPL 170mm made from aluminum alloy. Ay, parang ano, crankset ng mountain bike kasi apat lang yung tornilyuhan niya. Kadalasan kasi pag road bike, lima. So, ito, pang mountain bike sigurado tong ating crankset. And, ang ating chainring is removable. 46 teeth yung pinakamalaki, 34 teeth yung pinakamaliit. Ang ano nito mga kerp, BCD 110, alloy yung outer ring, bakal yung inner ring. So, itong lobang bakal, yung 34 teeth yung bakal mga kerp ha. Yan. And syempre, yung ating FD, i-clamp type, ito, by Shimano GRX pa din. Ayan o, GRX. Ang ganda mga kerp. So, first time ko talaga nakakita ng ganitong group set. Yan. At ang ating seat clamp, ito yung seat clamp na pang masungit. Joke lang. Kasi hindi mo ma-adjust yung upuan pag nanghiram ka. Machine 11 na seat post made from alloy. 27.2 ang taba, 350mm ang haba. Straight lang ito mga kerp na 2 bolt. Ayan, kitang-kita niya mga kerp po. Yan. At ang upuan natin ay Sil Royal. Yes, SR. Ito mga kerpo, tingnan nyo hiwa. Oh.
Singawan ako to chan. And flat na flat. Matigas ang foam na makapal. Ito mga kerpo. Yan. Haba oh. Ingat ka, baka matusok ano ito mga kerp. And pedal natin is alloy. Ang ganda ng pedal mga kerp. Promise. Meron siya 1, 2, 3, 4. Kapit na kapit to. Ang haba nung tornilyo ng ating pedal. Ball bearing type. Ayan. Oh, matibay yan mga kerp. Alagaan mo lang. And ang ating stem is 70 millimeter. Made from aluminum alloy na maitatak na machine. 11. Spacer 1, 2, 3. Asawa ni Marie. 10 millimeter yan. 10, 10, 10. So pwede mong is ibaba, itaas, bahala ka kung anong gusto mo. And dust cap natin is alloy. Ito na naka-slam. At ang ating drop bar is 400 millimeter ang haba. So ang ating namang STI, talaga naman mga ka-erp, first time ko talaga na makapag-bike check ng ganitong bike na naka-Shimano GRX. So additional info mga ka-erp, ngayon ko lang din alaman to. Ito ay hydraulic lever. Ayan. So kadalasan kasi pag may nakikita tayong ganitong road bike na hydraulic, yung caliper lang ang hydraulic. Pero ito, itong Shimano GRX ay pati ang lever niya is hydraulic. So pati yung caliper niya is hydraulic. Ayan o. Internal cable routing tayo mga car. For me, internal to ha. Kasi nakatago siya sa bar tape. So, kung nakalabas naman yan, saan ko lang siya tatawaging external. Since nakatago siya, so para sa akin, for me, internal, iyan. O, oh, diba? Walang basagan ng trip. De, joke lang. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Ang caliper niya is naka-post mount dito sa ating tinidor. Pero, ang ating caliper is flat mount. So, additional info, pag flat mount, mga ka-erp, ito lang. Then, naglagay siya ng adapter para maging post mount. Ito yun. Ayan. Kasi kung ito lang ilalagay mo, hindi yan mapapasok dito ang post mount na tinidor. Kaya meron yan. And syempre, ang ganda ng ating tawag dito, brake pad. Meron siyang heat sink. O, diba? And pwede mong tanggalin or i-service ang brake pad. Ito yung pinaka-tornilyo niya. Luwagan mo lang ito, mahugot mo yan. So kahit linggo-linggo, mag-service ka ng brake pad, hindi mo natatanggalin yung caliper. So thumbs up tayo sa ganung setup. Napakadaling mag-maintenance. And rotor natin is 160 millimeter. Ang ganda ng design, promise. Oh, di ba? Ang nipis, tapos butas-butas pa siya. Oh, panalo. And syempre sa kabila, naka-flat mount pa rin ang ating caliper na GRX. Ayan, 160 millimeter na rotor. Yun. At syempre, ito yung kabila ng ating crank arm, RPL. Uy, ang ganda ng bottom bracket, mga kerp. Silver. O, diba? So, palagay ko, wala na ako nakakalimutan dito sa ating napagandang Kespor GSX. Medyo nalilito tayo. GSX, yung bike. GRX, yung group set. Ayan, so thumbs up ang ating bike na binike check, panalo. So ayan mga kerp, ang ating bike check ng kauna-unahang gravel bike na naka-hydraulic lever. Syempre ang Kespor GSX. Mga kerp, again, kauna-unahan ko na bike check, hindi yung kauna-unahang bike. Ayan. So nagkakalaga dito sa Taurus ang Kespor GSX ng 42,000 pesos lang. Ayan. So tumatanggap sila ng cash and home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan. Ayan. So ilalagay ko sa description ang kanilang Facebook link, contact number at Google Map para sa mga gustong mag-avail nitong napakagandang gravel bike. Ayan. So hanggang dito na lang mga kerp. Syempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 14,000 tayo. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.